Okay, so ayan, pre, kumusta? So, meron akong ibabahagi sa inyo, ano? So, share ko lang yung nangyari sa akin na ito yung basic na, ito talagang nangyayari sa kahit anong unit na motor natin. Maging sasakyan nga, nangyayari din ito. So, kanina, paalis na ako, napansin ko, yung motor ayaw gumana. So, bakit ayaw siya gumana? May mga bagay na hindi siya gumagana dahil lang din sa mga basic trouble na nangyayari sa motor natin or maging sasakyan man yan. So kanina, palis na ako, pag ignition ko ng switch, so ayaw gumana, yung panel hindi umiilaw, neutral, wala rin. Yung voltmeter natin, patay na din. So nangyari, sabi ko, ala, nangyari tayo yan, ayaw gumana, push start, ayaw, signal light, headlight, wala talagang power yung motor. Pero kahapon okay naman siya, gumagana, walang problema. So basic troubleshooting, kapag kaganyan, ayaw niya gumana, puntaan mo muna si switch. No? Ignition switch. Bakit ayaw? Minsan kasi ito naglulus talaga. Yung akin ganun na rin. So, ihap mo siya, minsan okay, minsan wala. So, dinisregard ko na muna siya, pero ano rin 'yan, factor din 'yan kung bakit ayaw niya gumana. So, sunod, punta ka kay Pius. Ayan, kaya nagkanda baklas-baklas 'to eh. Punta ka kay Pius, check mo siya. Yung mga fuses natin, ito ay bulb type na fuse, 10 amperes, kabilaan yan. Dito makikita nyo, meron yung filament sa loob. Kung makikita nyo, yung nasa loob ng bulb type na yan, na fuse, meron po siyang filament. Ayan. Kapag yan ay putol na, maaring yan yung cause kung bakit ayaw gumana ng panel natin at wala siyang power supply. Kaya di umaandar yung makina, yung motor. Ito, kung makikita nyo, buo naman siya. Ayan, may filament siya. Buo naman. Sabi ko, ba't kaya ayaw gumana? So, punta pa ako. So, naalala ko, maliban dito, meron pa itong pinaka-main fuse nandoon sa battery. So, napunta pa ako sa kabila. Ayan, may tools na akong dala. Nagkanda baklas-baklas na siya. Kung makikita nyo, ayan. Buti nga, di ko pa binuksan yung headlight, yung sa may head niyan, para baklasin yung may, sa may ignition switch niya, kung ano ba talaga yung problema. So ito, napagtanto ko na ito dito sa main fuse niya, kaya tinawag to na main, kasi nandito rin siya sa main wire ng ating makina, ng ating motor, na itong fuse na to, dito rin manggagaling yung dalawang nandun sa kabila. No? Pag ito na busted, busted na rin sila. Kahit buo pa ito, kahit buo pa yan, pero yung main fuse natin ay masira na, sira, hindi rin gagana yung dalawa na yon. So, pagtingin ko dito, since meron siyang extra fuse, bulb type, buo pa rin yung mga filament niya, buo din. No, buo siya. So, ginawa ko, buo naman, bakit anong problema? Ginawa ko, binaklas ko ito. Binaklas ko yan, nakaklip lang yan, tapos itong terminal na dalawa, pinagdikit ko. Trinay kong erekta kasi minsan kasi putol na pala yung filament, hindi natin nakikita. Minsan nandun pala sa dulo. Nandun sa dulo, yung putol niya, kabilaan dulo, pero sa gitna buo. No? Hindi natin napapansin. So, try nyo yung terminal na dalawa pagdikitin nyo. Pag gumana dito, ibig sabihin, yung fuse yung sira. Pero, trinay ko siya ganun, ayaw pa din. Ayaw pa rin. Ang pinaka-last na napagtanto ko, ito na. Yung pinaka-kwan. Kasi meron ako mga additional na ilaw at saka nagpalit tayo ng busina nga. So, meron extra wiring na kinabit. Ano? So, yung wire na kinabit ko, mahinang klase yung nabili. Ang nangyari sa kanya, no? Ito yung mga local na wires na scam tayo. Yung mga local na wires, meron mga local na napupulbos. Napupulbos siya, nadudurog, nagiging corrosion sa ating battery. Ito na siya ngayon. Ayan. Kung mapapansin nyo, dapat buo yung mga wiring. Yung wire na yan, yung hibla ng wire na yan, dapat buo yan. Tanso. Eh yung pag local yung mabili mo, ma-scam ka, hindi mo napuna, hindi mo napansin, nagiging ano siya, nagiging pulbos, nagiging siya alikabok, para siya nagiging corrosion ng ating battery. So corrosion ng battery, ito rin ay
nagpapahina sa connection ng battery papunta sa ating wirings. Kapag ka nagkaroon niya ng gap, hindi makakaroon ng contact, hindi makakatawid yung power from battery to wirings at hindi rin gagana yung ating motor. So dahil sa corrosion na yon, hindi siya aandar. Ito yung basic na trouble na nangyayari kahit kanino. Kahit anong motor, sasakyan, nangyayari po ito. So nung binaklas ko na, kasi napansin ko, inaamag eh. Mapansin niya pre, inaamag siya. Ayan, inaamag. So binaklas ko ngayon. Pagbaklas ko, sa terminal na to, pagbaklas ko, itong wiring na to, putol na siya. Wala nang hibla. Tapos, naiwan dito yung mga pulbos niya. Ayan. Kiniskis ko na kasi, dapat pala kanina pa lang na i-feature na natin siya para mas na malinaw. Ano? So, yun. Naging pulbo siya, ano? Yun yung naging cause kung kaya't walang power supply yung ating motor. Nung malinis ko na siya, so sa paglilinis, para maiwasan na rin yun, check nyo na rin lagi yung battery. No? Lalo na kung nagkabit kayo ng mga additional na wire, hindi natin alam kung okay ba or ano. Kasi meron naman, pareha sila ng gauge number, pero merong local talaga nangyayari. So, kagawin nyo, kung lang liha, kuha kayo ng liha. Kung wala kayong liha, liha, kikiskisin nyo lang to. Kasi kanina, ganun yun lang ginawa ko eh. Wala akong liha, kiniskis ko lang siya ng, ano, ng flat screw. Kiskisin nyo lang, palabasin nyo yung pinaka, ano niya, tingga. Maging dito sa kabila, ganun din, no? Kahit kalawang, corrosion na rin ho yun. Kalawang, yung naiging pulbos na wirings, naiging corrosion yun. Kung kaya't wala siyang, hindi nakakatawid yung supply, no? So, nung nalinis ko na, okay na. Pagtap kong ganyan, kumikislap pa nga kanina eh. Nagkaroon na siya ng power, ayan. So, kanina, ayan, kung mapapansin nyo. Kanina, kahit nakasusi ako, hindi gumagana yung neutral, pati voltmeter natin wala na rin. So, una kong hinala, battery sira na. So, wag tayong iwasan natin yung mapunta agad sa major parts kasi hindi biro yung pyesa. Hindi ko siya ganun kamura. At basic troubleshooting muna tayo. No? Fuse, punta tayo sa fuse. O kaya mga connector, jumper, punta tayo dyan. At doon, baka doon lang eh, makakuha na natin yung problema. So kanina, yung pagsususi ko, wala talaga. Nung nalinis ko na siya, tapos trinay ko ulit ikabit, kahit kamay nyo lang, wala naman yung kuryente yan, kaya naman. Ayan siya, meron na. Ayun, gumagana na siya. Nagkaroon na siya ng supply. Yung voltmeter natin, buhay na rin. 11.5. Mahina na rin yung voltahe natin sa 11.5. Pero okay pa yan. Kasi pag pinagana naman natin, eh, magre-recharge pa rin po yan. Tingnan mo. Okay, so sa standby battery natin, standby battery ng good na battery, maganda pa siya, okay pa yung supply niya, is dapat maglalaro siya ng 12.4 to 12.5, yan, maganda pa po yung battery. Pag bumaba na yan dyan, eh, medyo mahina na rin, pero kapag pinandar mo yung makina, malalaman mo kung okay pa yung charging niya, is kung mag-charge pa siya. Start natin. Okay, so gumagana na siya uli, ano. Yun lang pala naging problema niya. Corrosion sa battery. Okay, so ayun, okay naman siya, gumagana naman. Ang naging problema lang, hindi fuse, hindi relay, starter relay, hindi rin fuse. Ang naging problema, corrosion yung battery. Corroded na siya. Minsan may kalawang, minsan may naamag, yun. Pagka yun ay na-build, nagkaroon ng build up sa battery terminal, hindi tatawid yung supply, power supply from battery to high tension wire, no, ng ating motor, ng ating makina, hindi magkakaroon ng contact, hindi magkakaroon ng power yung motor, hindi niya kaya itong paandarin. So, yun pala naging problema.
linisin nyo lang, check nyo na rin lagi. Okay, so ayun na, nalinis na natin yung battery terminal niya. Kiniskis natin ng liha, niliha natin yan, terminal, tapos ito, maging yung ibang mga nakasampay pa dyan. Ano, yung wire natin, papalitan natin yan sa susunod. Wala na corrosion, wala na yung, naging ano kasi yun, para naging choke yung wire na to, local eh. Yun, pinagmumulan, kaya hindi makatawid yung power supply niya. So, naikabit na natin, nalinis na. Ayan. Okay na ulit siya. Magana na. Meron na siyang bolt. 11.8. Okay, gumagana na po siya. Battery corrosion. Yun lang, naibahagi ko lang yung experience ko kanina, maging aral sa atin, no? Yun lang. At bantayan na lang din natin para di tayo, ano, iwas abala na rin. Yun lang, na-share ko lang. Thank you. Bye-bye.